Miss Nicole, syempre, you are a former General Luna frontman, diba? What was the reason behind your decision to become a solo artist now? And of course, what was it, how was it transitioning from being a member of a band to becoming solo artist? Ayan, paano yung transition? Ayan. Well, actually, parang I'm really a band creature. Mahilig talaga po ako mag-work with musicians all the time. Pero in the case of General Luna, we all went our separate ways in 2013. And I think that's because we wanted to explore different genres of music then. So parang rock yung naging home base ko for those 5 years with General Luna. Pero yung kinalakihan ko po is other genres. I grew up with big band jazz. I grew up with musical theater, with classical music. So parang feeling ko it was also time to explore the other parts of my personality as a musician. Tsaka same goes din yata with the other girls. Gusto din nila i-explore ang kanilang mga solo path. Pero nag-usap pa rin kami regularly. Meron kaming thread sa Facebook. So nagkakamustahan kami tuwing merong may birthday or may bagong project. Yan, nag-usap kami. So malay nyo, mag-collab kami soon. I don't know. Yeah. Yeah. Oo, abangan natin yan. I really pray so. So parang tinry mo lang na mag-solo na kasi lumaki ka sa parang laging may grupo, may kasama. So ngayon solo naman. Yes po, tsaka para maka-experiment din sa ibang mga sound. Tsaka I guess ano, life goes on. Ang ibang members ng General Luna, one is in the States, she joined the Air Force. Yung isa po ay mommy na ngayon. So you know, life goes on and we just remained friends. Pero musically, parang gusto namin i-explore ang kanya-kanyang direction. Yes, pero ito, base sa aming research, kasi researcher kami dito. Marami kami na research dito. Yes, yung first album mo daw ay ang title daw ay Skit, ano to? Paano ba sabi? Schizoprano. 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 So ano ba yung kwento nung title na yun? Ba't ganun yung, ang hirap basahin ng title na yun? May hirap basahin. Actually, may nagtanong sa akin kung apelido ko daw yon, kung parang Nicole Scherzer. Nicole Scherzer. Parang hindi ano, no? International yung tunog eh, no? International artist diba? Yung apelido. Why not? Pero hindi po yun yung dahilan kung bakit schizoprano. Yun na nga po, so lumaki ako with classically trained grandmothers. Kaya sila po yung nagturo sa akin kumata ng mga ganong kantahan. Kaso, dahil isa po akong rebelde, rock and roll ako. Pero, may joke kasi ang mga classical singers na kapag umi-experimento ka sa iba-ibang genre, para kang isang schizo. So, mga soprano na umi-experiment sa ibang genre, sila ay naging mga schizoprano. So, I'm actually not the first schizoprano. Madami sila. Tingnan mo, ako, nabubulol nga ako sa sarili kong album title. Sabi sa'yo eh. Mahirap talaga. Nabanggit niya yung isang schizo. Ano po yung schizo? Aso ba yun? Parang... That's something on your mind, diba? Parang ano, on your mind, diba? Madaming personality yon. Ah, okay. Akala ko shih tzu. Shih tzu. Yun, aso shih tzu. Naman po ko. Shih tzu yun. Shih tzu prano. Ang cute naman nun. Shih tzu kumakanta. So yun po, parang I took the joke of the other sopranos na mga senior sa akin. They've been there before me. Tapos, ginawa ko lang siyang joke for the album. Kasi may mga parts ng album na biglang sumulpot yung classical voice. Tapos yun, bumalik siya sa kung anumang genre. So, it started as a joke. Pero that's so cool to know. Pero eto po, Miss Nicole, coming from a family of singers, paano po kayo na-impluensyahan ng inyong family as a singer? Yun nga po na yung mga lolo niyo na classically trained, how was the influence po? Gano'ng kalaki? I was really, really blessed to grow up around music kasi parang naging part siya ng life ko. Like, kunyari, pag-uwi ako from school bago mag-homework, dadalin muna nila ako sa piano, tapos
blindfold nila ako. Anong nota to? Anong nota to? Huwag niyo ako tatanungin kasi hindi ko na kaya yan ngayon. Nung bata ako, kaya ko. But now I can't do that. Pero to be quite honest, hindi ko hilig maging singer when I was a kid. I wanted to be something else. I wanted to be different. I wanted to be a lawyer. So in-apply ko yon nung college ako. Hindi ako pumasa. Kaya, yeah, I didn't make the cut as a lawyer, but that was my dream. So it was only after college na talagang when I was taking other jobs, meron akong job as a teacher, meron akong job as a medical equipment salesperson, nagtrabaho pa ako sa restaurant. So dami-dami kong ginagawa at the same time, na-realize ko, pinakamasaya pala ako when I'm singing. Kaya, yun yung trinay ko. Hindi na ako naging lawyer. Masaya po ba yun, diba? Oo. Exactly. That's what's important. And importante rin talaga pag yung ginagawa mo is yung passion mo talaga, diba? Mas lumalabas yung galing mo.